Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Sa previous version, sa previous video ko po ng how to exploit jailbreak po natin sa PS4 sa 5.0.5. Dati naturo ko po sa inyo paano i-jailbreak. Ngayon po ito turo ko sa inyo ngayon kung paano po yung tamang pag-jailbreak ng hindi ng safe po nang hindi naman po magkakaproblema. About sa 6.72 at tuturo ko rin po sa inyo kung paano po yung pag jailbreak ng 6.72 nang hindi nagka-crash. Unang-una po sa lahat, ito lang po yung dalawang link na pwede kong na magandang safe na pwedeng pagganuhan ng firmware niya. Ito pong 6.72 na to na firmware. Ito lang po ang i-download niyo, wala na pong iba. At ito lang pong sa kabila na safe din pong ganihin. Ito po. Wala na pong iba. Ito lang po. So, ngayon na-download ko na po siya. Papakita ko naman po sa inyo kung paano siya ilagay sa flash drive. Siyempre, kung sa inyo man di-download sa desktop, sa download or whatever, gawa po kayo ng folder. Una, dapat ganito po yung pagkaka-paste niya, yung pangalan ng ano niya, dapat ganito. At, yan o, all capital po, update. Tapos, ilagay niyo po siya sa loob ng PS4. So, PS4, tapos sa loob po ng PS4 folder, nakalagay doon, may isa pong folder na update. Sa loob ng update, may ng PS4 update.pup. So, and last part, last na po, yung dapat yung format ng ano is expat ng external po natin o ng USB flash drive na pang ano update. Kung mapapansin niyo meron po mga game na na-download na po dito. Ayan po yung iba po diyan na tulad nito, yung Spider-Man ko kasi mali po ako ng ID na na-download, so kaya pangalan niya palpak na update. Yun lang po. Actually, hanggang 5.0.5 pa rin ako. Pero sa kanya nakita ko naman ngayon, okay na yung ano, kaya mag-update na po ako. Tapos eto, gumawa na rin po ako ng vlog. Para maano ko rin ko na rin po sa inyo. Ayan po, ito yung mga na-install ko na may backport na game. As pagdating sa NDA po, may problema. So, ayan. So, lipat na po tayo sa PS4 para mapag-update na po tayo. So guys, nandito na po tayo ngayon sa PS4 para ituro ang tamang pag-update nang hindi po nagkakaproblema ang inyong PS4 at paano na rin po siya paano mag-jailbreak sa 6.72 nang hindi nagka-crash. Alam naman natin maraming nakaka-experience ngayon na nagka-crash. So ito na po, simulan na po natin. Unang-una, papakita ko po sa inyo yung yung firmware na gamit po natin ngayon ay 5.05. Na alam naman natin na ito lang ang nag-jailbreak bago yung previous ngayon. Bago yung ngayon, ito yung previous na nag-jailbreak, 5.05. Pangalawa pong gagawin natin ay make sure na yung internet po natin ay disconnected. Siyempre. Ayan po, yung internet po, disconnected po natin yan. Napaka-importante yan, sobra. Dahil baka makakalimutan nyo yan at di nyo napansin na pag-update nyo ay nakakonect yan. At di nyo rin napansin na nakasulat dun ay 7.51 or mas higher version pa tayo. Wala na po talaga chance na ano, meron man siguro baka future pa pero sa past na ano po, 2 years po ang hinintay ng 5.05 bago po siya na jailbreak ulit sa 6.72. So yun nga po, after nya na yung huling-huli po ay wag na wag nyo kakalimutan na i-enable yung disable na kung yung sa last video ko na tinuro ko sa inyo yung pag-disable ng updates para hindi ma-accidenting ma-update ng mga anak nyo, pamangkin nyo, o ng propa nyo, yung PS4 nyo. Safe to, maganda tong ano na to, syempre para maiwasang ma-disable nyo yung updates. Pero dahil kailangan natin mag-update ngayon,
Label, enable nyo po siya dahil haharangin nyo ng ano. Enable updates lang po. Ayan, click nyo lang po yan. So, naka-enable na po yung updates natin. Mag-update na po tayo 6.72. Kung mapapansin nyo po, may mga games na po ako dito. Itong mga to, naka-backport na po siya ng 5.05. As of now, na-try ko po yung itong 2K20. Nilaro ko sandali pero nagka-crash pa rin sa mga ilang parts dahil nga syempre backported siya. Sa Desert Gun, sa intro lang, CTR, parang okay naman siya. Sa Resident Evil, tinry ko sa umpisa. Detroit, ganun din. Sa Spider-Man, di ko pa alam. Tung NBA, medyo okay naman. Tomb Raider, medyo okay naman. Pagdating dito, sa update ng Mortal Kombat, hindi mo talaga siya mapapagana dahil ang dami nang nag-backport pero ayaw talaga. Tulad niya, papakita ko sa inyo. Naka-onehin natin, papakita ko sa inyo. Kung ano yung mangyayari. So, di ba? Nagka-crash. So, ayan po yung mga, ano, ng mga problema ng mga backported. Kaya, mag-update po tayo ngayon para sakaling ano, maiwasan po natin yan, makapaglaro tayo ng mga updated games nang hindi na nagba-backport. Mortal Kombat din, ganun din. O, hindi ko na po katatagalin. Ito, i-update ko na. I-update ko na po yung ano. Kung nagawa nyo na po yung enable updates, yung connection internet, sinalpa ko na rin po yung external drive na kanina nang pinakita ko po sa laptop kung paano yung paggawa ng update sa firmware na pinadownload ko sa inyo. So, punta lang po tayo dito sa settings. At punta sa system software up, ano, software update. So, ayan, nakita nyo naman po. Hindi po siya nag-update sa latest version na 7.51 or mas higher version kasi inok po natin yung internet at kumuha po tayo ng 6.72 sa online sa isang sa link na pinakita ko sa inyo at binigay ko sa inyo sa description. Ayan po. Hanggang dyan lang po siya. So, ayan po yung jailbreak natin. So, update na po natin. Huwag na po natin patagalin. Babalik po ako mamaya after ng mga updates. So, ito na tayo guys sa system software update na. Mga ilang minutes na lang po mag-ano na to. Nagre-restart na yung PS4 natin. And hopefully, wala naman sana maging problema. So, ito na po. Nag-on na po yung PS4 natin. Tuturo ko na rin po sa inyo yung paano po ang jailbreak ng 6.72. At paano na rin po mag-install ng game na 6.72. So, dito na po tayo ngayon sa kakapasok lang po na update ng PS4 6.72. So, confirm and continue lang po. So, 6.72 na po tayo guys. Marami pong nagbago dito. Unang-una, syempre HDR na yung isa sa mga pambirit ng update na to. Alam ko sa 5.05 ata yun o 6 something.
So yun po. Double check ko lang. So naka 6.72 na po tayo. Ngayon po, punta po tayo sa link ni Leeful. Siyempre, most of the games hindi makagagana yan dahil hindi nga po naka-on yung hen. So, yun nga guys, ito na after ng update natin kanina. Ngayon po, ipapakita ko naman po paano pag jailbreak using 6.72 na ginawa po ni Sir Leeful na favorite sa mga favorito nating devs. Una, papakita ko po muna yung system information. Ayan po, yung update natin na 6.72. Ito naman po ngayon ang unang gagawin po natin na steps. Una, pupunta sa settings, tayo ng network. Siyempre, connect internet, set up new connection. Using, kayo po kung using wifi o LAN cable. Siyempre, ako using wifi. Custom po. Custom po ang gagawin natin. Yan, syempre ang aming wifi. So, after nyo po mailagay ang password nyo, sa IP address po is automatic. Sa hostname naman po, do not specify. Sa DNS settings po natin, dapat po manual. Ito po yung isa sa gagawin natin. Unang DNS po natin is 165. Pangalawa po 227. Pangatlo is 83. And last is 145. Yan lang po. Done. Secondary naman po is 192.241.221 and last 79. Ayan lang po. 165.227.83.145.192.241.221.79. Siyempre, click next. Automatic. Do not choose. Internet connection po. Ayan, tayo nyo lang po siya mag-connect. Actually, pwede na po siya i-cancel pero much better na rin siguro kung ayan, na makikita nyo po connected po siya through internet. So, ngayon naman po ang next step po natin is sa browser naman po tayo. So, yun nga guys, after nung kaninang DNS settings sa internet connections, after nyo pong mano yun, punta po tayo sa browser para ma-set po natin ang maayos yung browser. Yung ano po ni Leeful. Para maka-jailbreak po tayo. Una po yung Leeful. Dot git hub dot io slash 672. So, ganito lang po sa mga ma'am sir, mga kuya. leeful.github.io.672. Ito po yung lalabas. Di ba napakalinis? Wala po siyang kahit anong nakalagay po na kung ano. Ito lang, puti lang siya na plain. So, nung dati po kasi, ang ginagawa is pa isa-isa, load exploit, load, ganyan po. Ngayon po, yung ginawa po ni Sir Leeful ay isang click na lang sa jailbreak na to. Ngayon po, ito wala po tayong i-click dito kundi ito lang.
O, try po natin. So, yun lang po yung payload. Hintayin lang po natin. Ganun lang po. Ganun lang po kasimple. One click, masasad kong talagang okay na po ito, 6.72 jailbreak. Para sa mga kinakabahan po, huwag na po kayong kabahan dahil kitang-kita nyo naman po, wala pong ka... walang kahirap-hirap, isang one click lang. Kaya big thanks po kay Sir Lee po. Credit po sa kanya dahil napakagandang tulong o napakalaking tulong ng jailbreak nito para sa atin. Para syempre makalaro tayo ng mga gusto nating laro ng mga tulad nito. So papakita ko po yung NBA ngayon na kanina po hindi gumagana ngayon. Check nyo po. So, yun nga. Okay naman po, di ba? Gumagana po siya. Kaya, kung ako naman po ang tatanungin, mas sa tingin ko, dapat nga talagang mag-update na dahil mahirap po yung sa backport dahil minsan may mga error or kung ano-ano po lumalabas na parang siyang hindi naman sa parang ano ko lang to, opinion ko lang, parang napipilitan yung console na rin siguro, kaya minsan siguro parang kakaroon ng error. Kita nyo naman po. Team LeBron and Team... So guys, thank you po sa panonood ng video na to at sana makatulong po sa inyo. Marami pong salamat at... paki-hit like din na subscribe na lang po. If ever na natulungan ko po kayo, sa akin thank you lang at like okay na po 'yun. Sa muli po, gagawa po ito ng next video sa susunod na may kung may mag-request po sa inyo kung ano pong maganda.